sa DWIZ. Programang sasagulin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karampol sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karampol sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lutsa. Pinakwinaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, oh, Karambola. Karambola. Good morning, mga gawa. Welcome to Karambola kasama sa Impilan. Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. DWIZ text line 0999-376-6768. Ulitin po natin. 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Meron tayong DWIZ app for iOS and Android on the DWIZ882am.com website. Mm-hmm. Okay. Don't forget to download. So, 5,000 plus na naman kahapon. Oh, that's 5,400. Ang COVID cases, yes, ng department, ayon sa report ng Department of Health. Yan na lang ang papel ng Department of Health eh. Taga-report ng cases. So kataga-ano? Anong makalawa? Eh ganyan, and kahapon, hindi, kahapon, Lunes, noong Sabado, 5,000 din. Yeah. 5,000 cases. Nung Sunday, halos 5,000 din. 490. Yeah. So tatlong araw na yan. Yeah. Ha? Yes. So, may nagsasabi, ito na ata yung ito na ata yung second wave. Okay? Nako, ingat ho tayo. I don't think we should even concern ourselves with waves. Waves of migration. Yan. Ang tinatanong ko kasi, ano na nangyari doon sa test, trace, and isolate? Mm. Yung isolate nga pala, meron po rin doon isolation areas. So, what happens when bahay, you... Bahay-bahay na lang. Ila-lockdown ng barangay. Ganun. Okay. So, wala na yung test. Wala na yung trace. Wala na yung isolate. Pero may mga contact tracers tayo. Yeah, meron namang trace through the apps. Hindi, ang DILG, may mga tauhan daw sila nagtitrace eh. Gusto nga iparenew yung kontrata eh. Contractual. Do they have any effect? Sino yung mga tinetrace nila? Wala pa nga, wala nga report dyan eh. Okay. Eh yung test nga, hindi sige natin... Sige, magtanong tayo sa DILG mamaya. DILG. Yung test nga, hindi natin alam kung... Di ba? Kanya-kanya na lang test dyan eh. Sana nga, mayroong mga government. So test, asan na yung programa ngayon? Wala pa tayong vaccine. Okay, yeah. Baka akala natin, solve na, wala pa tayong vaccine. Siguro ang mga... We're still waiting. Hanggang next year pa tayo. Makakasiguro na may vaccine. Pagtapos na yung mga mayayaman na bayan. Sa ngayon, kailangan mag muna natin bitawan yung mga ginawa natin noon. Asan na yung test, trace, and isolate? Diba? Okay. Puro mga report lang ng Department of Health na nakukuha natin. Mm-hmm. Yan. So, Manila, may lockdown na. Ang Makati ho, nagsabi, fully, na raw, occupied na lahat ng hospital beds sa Makati. Okay? Yan ang sabi ng mayor ng Makati. Mm-hmm. So, Makati, meron ding upsurge. Yeah. Oh, my. So, kita mo si Roque nagkaroon din. Yung positive din si Spock Sari. At hindi niya alam kung saan niya nakuha. Yung sa Senado ho, merong isang buong division, sinara. Uh-huh. Sa Senate, dahil nagka-COVID. Uh-huh. Pero alam nila kung saan ang galing. Uh-huh. Sa caterer daw ho. Mm. Yun. Caterer. Ba't ba nagpapa-cater pa? Panahon ng COVID? Nag-meetings ba sila? Physical? Dapat nga. Zoom lang eh. Yeah, yun yung pagkaintindi ko. Pati para saan yung catering? By Zoom. Para saan kaya yung catering? Mm-hmm. Yan. So,
isa pang balita. Mm-hmm. Yung may side effect daw na nararamdaman sa ano, sa Sinovac. Sinovac. Healthcare workers in Caraga. Okay. Caraga so, yan, sa Mindanao. Cagayan. Ano ba yan? Caraga. Caraga region. Butuan. Okay. City. Ano daw yung side effect? 29 healthcare workers. Mm-hmm. Adverse effects. Last 6 days. Okay. Okay. Mga headache, dizziness, rashes. Okay. Okay. Medyo standard naman. Pero common effect ko yan sa vaccine. Yeah. At saka that was anticipated. Sinasabi naman yan eh pagka binibigay. Oo. Dizziness. Yung iba nga may slight fever. Tapos, yung iba rashes, naman okay na. Afterwards, nawala na. Yeah. Pero hindi siya yung ano yung concerning masyadong nakakabahala, so to speak. Mm-mm. Hindi ka mapapaldado. Nung March 7 kasi, ininiksyonan yung mga healthcare workers yeah. dyan sa region na yan. Well, si Sinas naman, mukhang ano daw, may sanction. Ah, talaga? From whom? If investigation show na he violated protocols. Isama na nila sa ebidensya yung ano statements against interest. Ano yan? Eh, kasi pero kinlear na siya ng PNP. Wow. Sapa self-serving naman. Galing. Galing ba yan? Dapat hindi sila nagaganyan eh. Nakasira lang eh. Buti sana kung wala silang problema ngayon. Diretsuhan ka naman magsalita. Hindi kasi. Meron siyang pinadalang mga text messages dun sa mga tao that he had come in contact with, including an apology for breaking protocols. I apologize for breaking protocols, sabi niya. Please have yourself tested. Edi admission yon. Ano mo iniimbestigahan nila? At anong kiniklear nila? Kinlear ng PNP. O, diba? Ang galing nga eh. Oh, pero so walang impressed. Tigil pa din yung governor ng sa Oriental Mindoro to. Ang governor niyan ay si Governor Dolor. Okay. So, sila rin daw, gusto nilang malaman ano ba talaga nangyari. Ang sabi kasi, according to the report, he came in by chopper. Nag-chopper siya. Uh-huh. Okay. Yung ano ibig sabihin nun? Health screen. Kailangan daw may coordination yun with the LGU. Dapat, yes. Kasi papasok ka sa jurisdiction. Kasi ang LGU, walang air control, control over the air travel. Mm. Diba? Lahat yeah. yan nasa DOTR or CAAP. Yes. Yan. So, ang health screenings... So, walang health personnel sa airport. Ang health screenings are also being conducted sa PLDAO. Yan yung nakalagay sa reports. Okay. Hindi siya dumaan doon. Dumiretso siya sa regional office ng PNP. So, dumiretso siya kasi nag-chopper siya. Yeah. Wala namang control sa airport kasi walang flight ngayon. Pero siya, so hindi alam ng government na Oriental, Mindoro, Oriental Mindoro, na magcha-chopper siya. So wala silang preparation. Wala. So pagbaba na ng chopper, tuloy-tuloy na siya. Tapos in the meantime, when they found out that hindi natin malalaman kung minahawa siya o hindi. Well, when they found out he was already there, they also did not. So, hindi naman completely blameless ang LGU dito. Okay. Alam nilang nandun siya. Alam nila na hindi siya dumaan sa PL. So, wala siyang check. But, there were no medical personnel to send dun sa PNP regional office kasi may event sila. At yung event na yon, yung parang mock vaccine, rehearsal type event. So they were also busy and they could not spare anybody for that event. For me, the LGU is not completely blameless. Hindi nga completely blameless. Uh-oh. Pero kasi ganito mo i-consider. May mga ang rules ng IATF. Yeah. Pag may rules 'yan, dapat sumunod ka doon. Mm-hmm. Yung travel online registration. Okay.
Pero kailangan, ang isa sa mga requirement ng IATF, pagta-travel ka, online registration. Alright. Tapos maghihintay ka confirmation ginawa ng local government. Meron ba si Sinas noon? No confirmation? Eh kasi nga, walang coordination. Doon nagkulang. Eh, maaaring hindi na si Sinas dapat ang gumagawa, no? Oh, staff na niya. Staff na niya. Okay. Kailangan sabunin niya yun. Oh, napahamak siya ng mga so, wala silang coordination. Nabutasan sila ngayon. Mm. Kasi kung kumpleto lahat yan, talagang ganun. Nagkaroon ka ng COVID, eh. Mm. Ano magagawa natin? At hindi rin naman madidetect doon sa airport yung kung sakaling meron mang screening. Yeah. Diba? Sa test lang madidetect yan. Mm-hmm. So, gumugulo pa ho to. Pero ang maganda rito, cleared na siya ng PNP. Yeah. Oo. Yan ang maganda dyan. Okay. Tapos, so kung taga Makati kayo, magkasakit kayo, full capacity na po. Mm-hmm. Ang mga hospital daw sa Makati ayon sa mayor. Yeah. Sobrang laki ng ng taas, sobrang taas. Sobrang laki ang itinaas ng cases. Oo. Dalawang linggo na pala yan, Trixie. Dalawang linggo pa yung na pala pagtaas, napapansin ng mga hospital na increasing yung cases nila. Oo. So, but, asan yung early warning device ng DOH? Nga naman. So ngayon, sinasabi ni Duque dun sa announcement ng presidente, ang recommendation daw niya, LGUs must step up fight against COVID. According to Duque, inasa na naman niya. Anong gagawin ng DOH? Mag-withhold ng mga sweldo ng mga health workers. Mga health workers? For no reason. Para lumaki ang savings. Ah, yan. Yan pala savings. Tapos bibili ng vaccine. Eh. Oh. Yan ang sabi niya. Nakachaleko na naman eh. Ha? Okay. Hindi. Nakabarong na ngayon na nag-announce siya. Nakabarong na. Pero kadalasan siya na ito. Hindi, nakabarong na yun. Dapat daw ho yung mga local governments mag-step up. Naks. Kasi, yan yung kasi may health briefing. Diba? Health briefing with President Duterte. Pinalabas ho yan nung makalawa ng gabi. Okay. Oo. Ngayon, ang sabi niya, kailangan matigil na itong pag-akyat ng cases. Kung hindi raw, baka lampasan pa natin yung peak nung July tsaka August. So, kailangan, alam mo namin yung secretary, kailangan eh. I'm sure ulitin na ang gusto namin sabihin mo sa amin, turuan mo kami, paano natin mapipigil yung pagtaas. Ang paraan niya ho, para mapigil ang pagtaas, yung mga LGUs intensify their efforts. Mm-hmm. Hindi na intensified coordination. Intensify their efforts. Okay. Ano yung mga efforts? Mm-hmm. O sige, intensify namin yung efforts. Mm-hmm. Ano yung mga efforts na kailangan namin gawin? Hindi naman sinasabi ng Department of Health. Intensify their preventive interventions. Ano yung preventive interventions na yan? Naku po. Mga salitang ganyan. Quote and quote yan eh. Mga salitang ganyan ho. Ang tawag namin dyan, empty words. Walang laman yan. Salita lang yan. Hindi ho pumapasok sa kukote namin yan eh. Ano yung intervention? Sabihin mo sa amin, ano mga dapat intervention? Ano, wag kami lalabas. Ano? Wag kaming uminom kami ng gatas. Ano ba? Pag-jingle sa pambabae kung lalaki ka. Ganun ba? Ano? Ano mga intervention sa kailangan?
Aggressive active case finding. Anak. Anong aggressive? Aggressive active case finding. Aggressive active case finding. Ano kaya ibig sabihin ni aggressive ni secretary dito? Testing yata yan eh. Yan daw yung early detection system eh. Yan o ata yung testing. Uh-huh. E tinatanong nga ng bayan eh. Ano na nangyari doon sa 50,000 a day? Na testing? Na testing. Duke, ano na nangyari dyan sa 50,000? Out of sight, out of mind yun eh. 50,000, ang pangako mo, 50,000 tests a day. Okay. Ano na nangyari dyan? So, LGU ho ang may kasalanan dito according to Duke. So, kayo mga elected officials na mga local government units, mapa governor, mayor, barangay, councilor, ano pa, barangay, ano to? Ano yung council ng barangay? Councilor ang sa city. Ano din naman? Kagawad. Kagawad. Kagawad ng mga barangay. Kayo ho ang may kasalanan, sabi ni Duke. It's everybody's fault except his. Parati naman yung ganyan eh. Yeah. Hindi na-release yung sahod ng... Ano? Ang layo kay Fauci, no? Oh. Si Fauci, sa Amerika ho, ang laki ng problema ng Amerika, pero pag nagsalita siya, puno ng malaman. Mga tips, anong gagawin, ano yung possible explanations and everything like that. Hindi ho ganito mga empty words. Preventive interventions. Ibig sabihin nito, hindi niya naiintindihan eh. Kaya ganyan magsalita yan eh. Kung anong klaseng, ang tawag namin dyan, gobbledygook. Early detection system by way of aggressive active case finding. Wow. Case finding. Ano yan? You mean actively hinahanap nila? Aggressive active case finding. Dapat hanapin nila yung may sakit. Okay. Ngayon, tapos. How do you do that? Diba testing yan? Testing yun. Asa na yung 50,000 tests a day mo? Okay. Binago nila yung pangalan para makabago ng budget ulit. Early detection system daw. O pag na-detect, anong gagawin? Isolate, di ba? Isolate. Tapos magte-trace ka. Magte-trace ka. Pag na-trace mo, i-isolate mo din yung mga nakahalubilo niya. Hindi yung nangyayari yan. Hindi nangyayari yan. Ngayon, aggressive contact tracing. LGU na pala ngayon ang may responsibility noon. Sabi niya. Kahit hindi yun ang nakalagay sa RA-1132? Hindi, yun ang sabi niya. They should conduct aggressive contact tracing. They should conduct immediate testing and aggressive contact tracing. Okay. Puro LGU na ngayon ang may kasalanan. Okay. Pero sa mga survey ho, hindi bumibilib kay Duque, bagkos bumibilib sa mga mayor. Okay. Sila daw ang malaking contribution sa pagpigil ng COVID-19 pandemic. Lalo na itong mga Metro Manila mayors. Sa mga survey ho, kahit na nga kung ano man lang daw yung mga resources nila, ginagamit nila. Yan ang survey ho ng SWS. Ha? Okay. Tatlo, bawat lima. Ang nagsasabi that the national government should assume more responsibility. The LGUs? Oo, Duque, pakinggan mo yung survey na yan. Okay. Tatlo, bawat lima ang sinasabi. Okay. Kulang na kulang ang ginagawa nyo. Pasa kayo ng pasa sa LGU eh. Hilong-hilo na nga yung mga tao dun eh. Tsaka wala naman sila. Kumbaga, they show initiative. Halimbawa, dun sa vaccines.
Pero anong gusto ni Duque? DOH ang diba, mag-hoard, tapos dun mag-source ang mga IG. Yun na hindi ko maintindihan Una, ayaw niya yung Pfizer. Ayaw niya yung Pfizer, di ba? Kaya niya. Kahit or na ayos niya. Pinabayaan niya. Pinabayaan. Kasi nga ayaw niya. Pero gusto niya magkaroon ng separate contract ang Department of Budget and Management. Okay. With Sinovac. Okay. So yung savings ng Department of Health na dapat napupunta sa mga healthcare workers, ginawa savings, billion-billion piso yan, gusto niya ipambili na Sinovac. O ngayon tumataas ang cases, kasalanan ng LGU. Uh-huh. You should do more. Narinig mo ba yung sinasabi ko, pare? Kailangan daw dyan, really, really intensify their efforts. Baka pagkaintindihan. Really intensify their efforts. Baka ano nga ibig sabihin nun? Baka pagkaintindihan na ng herd immunity ay mas maraming infected, mas mabuti. Ayun ang herd immunity. Yun ang herd immunity. Baka. Di ba? May bagong ano. Ang dami na meron sakit eh. Di immune na yun. Immune na yun. Wala na po. Hindi na magkakasakit. May sakit na eh. Wala na pupuntahan yung virus kasi lahat na eh. Hindi, pag nagkasakit ka na, hindi ka na pwede magkasakit. Oo, kasi may sakit ka na eh. Baka, di ba? Hindi ka na makakadagdag sa cases. Sa cases. Kasi nasa cases ka na. Kasama ka na dun sa meron. Kasama ka na dun sa listahan. Paano ka pa makakadagdag? Ayun. Preventive interventions. Napakagandang pakinggan ito. Preventive interventions. Ano kaya ibig sabihin nun? Baka humitit ka ng ano. Hindi naman. Bugahan ka ng usok. Okay. Hindi naman siguro, no? Bugahan ka ng usok. Kumain kang kaning lamig. Ano ba mga interventions ang gusto nito? Magdinuguan ka or what? Ano? Balot. Ano hong interventions ba, Mr. Secretary? Please be specific. Ano nga? Puro mga empty words to eh. Kami ho dito alalang-alala na eh. Dahil nabalitaan namin si Harry the Caller Nagka-COVID na. Nagka-COVID. Samantalang sunod daw siya na sunod sa lahat ng protocol. Okay. Paano nagka-COVID yun? Diba? Ano mo explanation nyo dun? Aggressive, active case finding. Aggressive active case finding. Nahihilo na ako sa mga salita. Ano naman siguro ng PR nito? No? Tumitiba talaga ito. Ganyan na yung mga... Hindi siya nagsalita nun eh. Pero you on think TV. Na hindi... aggressive. Siya mismo hindi press release Hindi press release But it's still a soundbite. It says absolutely nothing. You think? Aggressive active case finding, tingin mo? So madaling sabi. Wala ibig sabihin. Contact tracing. Contact tracing, Case finding. Hindi eh. Yung case mismo eh. Ay nako. Paano mo mahanap yan? Aggressive daw. Ano mo if we got, Secretary Duque was finally but secretly fired and he was no longer attending anything, people wouldn't even notice he was gone. It's completely useless. Sabi no isang si Jade, baka raw ano yan, tatakbo yan. At ang partido niya, yung partido ng mga mabulaklak magsalita. Jade naman. Anong klaseng bulaklak? Baka chicharong bulaklak yan. Mabulaklak magsalita. Kailangan daw pigilan natin tong mga cases na to. Kung hindi, aabuti natin yung peak noong July. Aba, very obvious ba yun? Hindi ba? Hindi ba yun ang effort to make things obvious? Oo nga. Kasi that's, otherwise... That's hindi, pero siya, mahilig siya magsalita kung ano yung obvious. Hindi, just to highlight the obvious. Just to highlight, obvious na nga eh. Kailangan mo ba i-highlight yun? Aggressive Aggressive aggressively dapat. Highlighting the obvious. Di ba ganun yun? Ay, naku. Ano nangyari dun sa Oriental Mindoro? Yung Quezinas kasi,
kulang sa coordination daw. Yun ang inaangal ng Oriental ng Mindoro. Mm. Kasi nasa rules 'yan. Okay. Pagpupunta ka ng biyahe ka, kailangan mag-coordinate ka sa LGU. Correct. Ay, hindi naman niya ginawa 'yon. Eh siya ang boss eh. Chief of Police. PNP chief. Kailangan mag-coordinate. Sino number ba kayo? Number one fan ng Voltes 5. Ha? Magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:30 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Ang karambola, kasama ko rin Ting Tilan, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, ako po si Tuchy Tuchy sa Angle. Today is March 16, yes, the anniversary of the arrival of our first tourist. Yes. Yan ang tawag ni Ambet sa kanya. Ambet Ocampo calls Fernao Magalhaes as our first tourist. First tourist. Para hindi, ano, para to re, how do you call this, reclassify yung sinasabi ng mga tao na he discovered the Philippines. Actually, he arrived on March 16. His flotilla of ilang barko yun? Lima nung umalis. Lima umalis sila, isa na lang ang nakauwi. Pero nung umalis ang Pilipinas, isa na lang yata. By that time. Si Elcano na lang. Yung ngayon pupunta ngayon dito. Yung merong yung Spanish yung pagkadating niya March 15 niya ba yung nagsimula March 16 March 16 yeah, immortalized in the song ni Yoyoy March 1521 pero yung first documented mass, ibig sabihin ng documented may traceable ho na reference dun sa mass na yun. Eh, yung Easter Sunday, March 31 yun. So, dumating sila na 16 dito. Pero yung first mass nila, 31, I don't think so. Okay. Eh, ilang linggo yung aabutan mo, di ba? Okay. Usually, pag mga ganyan explorers, reaching land. Meron nga, meron kaya may claim. Oh, usually yan, pag dumating. Pero ang first landfall kasi nila after 100 days was in Guam. Guam is last de Ladrones. In Ladrones. Pagkagaling nila doon, March 16, assuming na hindi pa natin kinoconsider yung pagtawid sa international dateline, doon sila nag-arrive sa, ayan na, contested. Come on, kung saan sila dumating. Come on. Yan ho yung island sa Giwa. Yung Giwa is part of Eastern Samar. Kaya ang contention ng mga taga-Eastern Samar, sa kanila yung first Holy Mass. Okay. Although hindi documented. Alright. Kasi ang nag-document ho nito, si Pigapeta. At ang sinabi niya, yung Masawa. Okay. Yan yung Limasawa. Masawa Island, doon sila nag-Easter Sunday. Okay. Hindi niya ni-record noon nagsimba rin sila. 16. So, no? Hindi recorded. Ayan, Easter Sunday. Trinidad ang nakabalik. So, Magano sila? Trinidad lang, oo. Meron activities ngayon dyan sa Eastern Samar, sa Humonhon. Giwan. Nandun yata si Presidente. Pupunta ba doon? So, pupunta doon. Patapos ito. Sa Giwan sila ngayon 16. Parang ganun, oo. Uy, maganda yung simbahan doon. Magandang simbahan. It's a national cultural treasure. Island ho yan, island. It's an island off the Eastern Samar. Napakaganda ng mga shoreline ng Eastern Samar. At saka ilog. Magandang ilog ng Samar. May structure na ginawa ang mga Amerikano dyan. May airstrip. Partially nakalubog. May airstrip dyan. Not just the airstrip. There's a hidden bunker. It's pwede. Half underground. Kasi maganda na rin ang road system dyan. They were expecting General MacArthur to land. Banatang dyan eh. Summer. Nagawa niya na airstrip at saka nila talaga. Para military. Expect the landing. The late landing. So doon sila na. Naghanda talaga sila doon. So mahaba ang history ng Giwan. Ng Giwan. Yeah. But tingnan niyo yung simbahan noon. Yung
yung mga gayak niya, seashells na naka-embed into the plaster of the walls. Ba? Oo. So, ang nag-claim ho ng isang mas, eh yung Butuan. Hmm. Yes, Butuan also. Butuan nag-claim yan, parang, phonetics. Yung sound ng masawa, yung meron din silang area doon na yun ang sound. Pero ano ho, established na sa Central Visayas. Sa Central part ng Philippines, sa mga Visayas ang ano eh. Butuan is in ano, 'di ba? It's in Mindanao. Oh, yeah. Busan. That's the kingdom of Butuan. Pero ano 'yan, ah? Yung sinasabi nila yung magkakaano 'yan sa Helera. International dateline. Yung magkakalinya. magmula sa latitude. Magmula sa Guam hanggang dyan sa mga areas. Yung Guam was part of the Philippines during the Spanish times. Yes. Kaya nga dyan na nilagay si na-exile si Lacuan, Mabini. Oh, General Ricarte. Yan, dyan lahat pumunta. Meron pa silang ano doon. Shrine. May shrine sila doon, by the way. Yeah. Oh, meron sila shrine sa Guam. So, anyway, so binigay natin sa kano, 'di ba nung Treaty of Paris, Spanish American War. Binili tayo ng 20 million Treaty of Paris. From Spain. Binili 'yung land. Binili 'yung pati kasama 'yung taon, slaves tayo. Hindi nagkataon lang na nakatira tayo doon. Tayo nakatira. Yung sabi ng US Supreme Court, coincidence lang na nandito tayo. Pero ang binili 'yung lupa. It doesn't matter kung may tao o wala yung lupa. Parang ano eh, parang in the concept of a private owner but not as a colonizing country. Parang so, ganun. Enterprise siya. So, hindi sila magkakatugma ah. It was an enterprise. Para silang nag-invest. O sige, bili tayo ng lupa. Kaya very sensitive din na issue sa atin yung lupa. Pero ay totoo. Pero yung inarina nila. No, I thought all the while it was kasama sa atin yan eh. Government to government activity. Correct. Parang, parang binili lang nila yung government to government activity. Unlike yung sa Borneo, it was a commercial activity. Ayun, ano yun? Kontrata talaga. Kontrata yun. Lease. Maliwanag na lease. Yung sa tayo, binili. Government to government nga. Mura lang ng Pilipinas, $20 million. Eh, mahal naman siya noon. Hindi, kasi na-take over na nila eh. Oo, parang ano na lang yun eh. It was parang... Papalubag loob sa Spain. Papalubag loob. Sige na nga, para hindi sila yung ano eh, sila yung puti eh. Hindi naman sila mag-deal with us eh. Oo, tinake over na nila yan eh. So, panalo na sila. So may utang pala sa atin itong mga Kastilang to tsaka mga Kanung ito. Oo, malaki. Malaki ang utang nila. Di ba kinetkwento ko sa inyo, si Carnegie? Who made it big Dale in steel. In-offer niya $20 million, babayaran niya yung America. Just don't occupy the Philippines. Babayaran niya yung government. Diba? May mga ano opposition na nun, diba? Even later on, si Mark Twain, Samuel Clemens. Dami nila sinulat dyan, si maraming nag-oppose dyan. However, balik tayo kay ano, Magallanes. Kasi yung nangyayari rin dito, yung historical reference to him is always in the context of Christianity. Okay. So, nagkakaroon na medyo ano eh, medyo nagiging religious issue when there's so much involved here. Unang-una, yung mga once na nag-arrive na sila dito, well, Magallanes, Magalhaes, that's his real name, established na kaya naman mag-circumnavigate. So, but the historians no longer say na siya yung una. Uh-huh. In fact, kinikilala na nga si Enrique. Kasi na nire-recognize na eh, both sa mga publications, na si Enrique, nung dumating sila dito sa well, at least the book still say Mactan. Nung dumating sila, nagulat sila na yung kasama nila, naiintindihan nila, sina Raha Humabon. Mm-hmm. So he could talk the language. Yung kanilang slave na galing sa Madagascar. Doon nila na kasi noon yung Madagascar na napupuntahan na nila, lumiligid sila sa Africa. Doon sa South Africa lumiligid sila. Yes. Vasco da Gama, di ba? Yan ang ginawa. Na pumupunta sila. So nakakarating sila ng India. Correct. Cape of Good Hope mga ganyan. So may nakakuha silang Madagascar doon. So ibig sabihin, yung slave na yun, galing dito? Posible, pero kasi na-establish din ng ating mga ano
ng ating mga boats, ano ba to, barangays, balanghays. Balanghays, yung mga gumagawa ng... Nakakatawid tayo, umaabot tayo ng Madagascar. Kasi yung Madagascar, yung language nila, tsaka yung mga languages natin dito are so closely related, imposibleng hindi tayo nagba-back and forth. Mm. So, the linguistic evidence is there. Nauunang linguistic evidence even before the DNA evidence. Eh. Mm. So, yun, yung ano, the Magallanes proved that it could be done. Mm. Although, yung ano, study in contrasts itong si, ano, una Portuguese siya, di naman siya Kastila, pero yung pagpunta niya dito in the service of the Spanish crown. Yes, commission. Pero grabe yung rivalry ng Portugal at saka Spain at the time. In fact, ang Pilipinas, dapat nung hinati ng Pope yung mundo, dapat nandun tayo sa teritoryo ng Portugal. Eh, magulang sila. So, nung pagdating dito, kinlim kagad yung papal bull. Yes. Kaya sa South America, yun ang explanation kung bakit ang Brazil Portuguese. The rest of South America, Spanish. Because of the people group. Hinati yung mundo. Ito sa'yo, nag-aaway kayo. Ito sa'yo. Kasi these were the two maritime nations. Correct. Sila yung ano, parang conqueror of the seas at the time. Until later on, na-defeat sila ng Britanya. At least Britanya defeated the Spanish Armada later on. Mm. Pero yung pag, ano, yung, kumbaga, sa world history, significant yung landing ni Magellan dito. Dito. Sa Cebu. Of course, tanga din siya. Kasi, nung nakipaglaban siya dun sa mga troops ni Lapu-Lapu, it was because nagpapakyut siya dito kay Raja Humabon. He wanted to convert more. Nagdemand siya ng conversion. Binigay naman ni Humabon on the condition na lalabanan ni Magellan yung mga kalaban ni Humabon, which included itong sinalapu-lapu. So, warring tribes. Akala niya siguro Tato Constantino, Renato Constantino, doon daw sa account, si Lapu-Lapu was towering above. So, malaking tao. So, ang contention niya, maaaring foreigner to. Si Lapu-Lapu. Hmm. Foreigner, isa sa mga, advisor, whatever. Eh, kumiwar nga, malamang na imported siya. Pero ano, yun daw ang description sa kanya, towering above the natives. Eh, pero ang significant dito, yung tayo mismo, we were already seafarers at that time. Paikot-ikot na tayo sa mundo. Kingdom of Butuan, from the Kingdom of Butuan, the Kingdom of what is now Santa Ana, ano na nga ba yun? Namayan. Seafarers na tayo. Seafarers talaga tayo. So established tayo na yung seafaring tradition. And that's both ways, ha? Towards Africa. And towards dito. Go back and forth sa Africa, tsaka towards the Pacific. Yung log ni... Island. Merong log si... kasama doon sa expedition. Yung log niya ni Francisco Albo. Nilog niya doon, namasyal sila sa iba-ibang island bago sila nakarating sa Mactan. Meron muna silang mga pinuntahan punta sa ibang island. Tapos saka sila nagpunta sa Mactan. So marami muna silang pinuntahan sa Pilipinas bago doon sa Cebu. Nagkalat muna sila. Actually, marami naman talaga yan eh. From Samar to Cebu. Marami maliliit na islands dyan. Bago ka nga makarating na Cebu, iikot ka muna ng Leyte. Correct. Kung galing ka sa Pacific, iikot ka. Ikot muna ng Leyte. Na kung nasa Samar ka, di ba iikot ka muna, southern tip ng Leyte. Tapos pupunta ka ng Cebu. Yeah. But I'd like to emphasize yung importance ng Samar, ha? Kasi dyan din yung, di ba, Kapul is also Kapul, in Samar. Kapul Island. Kapul, dyan po nag-refurbish yung mga galleons later on. So, may mga nagtatanong kung Kapul nga is related to Acapulco. It's still a theory for now. Di pa siya actually proven. Posible rin na
Parang kapul ko kasi is an Indian term. Parang ano yan? Parang way station yung kapul. As a matter of fact, may mga ano dyan, may mga remnants na, mayroong mga tower eh. Kung saan nila landingan ng mga galleons, nandun pa. Well, ang mga galleons, kung saan nanggagaling sa Pilipinas yan. Meron sa south, meron sa north, iba nga yung Isabela. Yung Tabacalera dun eh. Yung galleon pumapasok ng Cagayan River. River, yun, eh. Correct. Nung navigable pa ang Cagayan River. Tapos sa Dalan Vapor na sa Guagua. Kaya Dalan Vapor yun, ibig sabihin nun sa Tagalog, daanan ng vapor. So, yun yung kumbaga yung significance. The world joins us in the celebration of the arrival of Magellan dito because nga of the significance that he was able to prove that the Earth could be circumnavigated. I mean, it's been done before. Nobody's saying that he was the first. And the Earth is round. Galit nga yung crew niya sa kanya. Hindi flat. Kasi akala nila they'd fall off the edge of the world. At the time, laganap pa yung belief na may flat earthers. Meron nga daw eh. I don't know why. They don't marami. It's a cult. Di ba mayroon pang attempts at ano yata siya? Imi-mutiny siya. Nagtumatawid sila sa Pacific. Wala silang nakikita. Napanis yung mga pagkain nila. So, galit na sila, gutom. So, nung naglanding sila for a few days sa Guam, mainit ulo ng mga tao niya. Pati yung mga taga-Guam, pinatay nila, sinunog nila yung mga bahay, nagdaos talaga sila ng galit doon. So, I'm assuming na dahil it was easy for them to wage whatever it was, to loot sa Guam, pagdating nila dito, akala nila ganun kadali. So, when he went to battle with Lapu-Lapu's men, akala rin siguro nila, di ba? Kaya nila. Tibo lang itong mga tong kalaban. Ali, patay din siya. By the way, according to the account of Pigafetta, una daw sila nakakita ng ginto sa Humonhon. Pwede. Posible. Pwede. Kaya ang sinulat niya yan, it's a watering place of good signs. Good signs meaning, kaya ni nilag niya na so many degrees from in-specify niya sa kanyang island na yan lugar. Para pwedeng balingan kasi dami niya nakitang ginto. Pero walang tao. Walang tao doon sa uninhabited noong napunta nila yan. Significant ka ang summer up to now. Ang lugar ng Samar in cultural work is significant kasi linguistic island siya eh. Maraming ang wika na sinasalita nila doon tapos yung local language nila. Meron pa, Waray. Meron silang sarili eh. Meron pa. Na very very similar to guess what? Sama sa Sambuanga. Really? So, tingin natin, yung mga early settlers nila galing doon. Posibleng galing doon. Dahil yung linguistic evidence masyadong close, pero nag-evolve na sila into different languages. Sayang itong celebration na to in terms of tourism. No? Baka pwedeng just to build up top of mind. Build up sa internet na merong ganitong event sa Pilipinas. Mukhang ganun ang gagawin. Tapos mag-establish ng sites, memorial, whatever. Gawa tayo ng memorial. Hindi, mukhang mayroon. Yung memorial, kahit pala ibig sabihin nyo, pinupuntahan ng turista yun. Ano to? I understand. Yung memorial eh. This is going to be a year-long celebration. Meron silang programa. Ang hirap lang tinamaan ng pandemic eh. Hindi natutulog ka, mo? Magkakaroon ng programa. Parang ganun. Kasi yung pati hindi nakikilam sa Yero? Yeah. Yung Elcano, yung Elcano daw, which is the Spanish ship, iikot daw. Darating. Yung kapitan ng Trinidad. Re-enactment. Voyage of Magellan. Yung pagbalik ni Elcano. Si Elcano yung nakaikot talaga.
So, well, yeah. Ako gusto ko lang yung, ano, basta to memorialize it. Mm. As, kumbaga, on several levels. Of course, di ba the Pope celebrated Mass? Mass. So, commemorating the arrival of Christianity dito sa Pilipinas. Eh, tama, well, to that extent, oh, historically accurate. Kasi, ano eh, bininyagan ka agad sina Humabon eh. Na he became Don Carlos. Tapos yung asawa niya, si Doña Juana. And so they were the first to accept Christianity. Kahit talo si Magallanes kay, ano, kay sa mga tropa ni, ano, ni Lapu-Lapu. Ngayon din, pati yung ano, kailangan din na ano, na i-clarify yung role ni Lapu-Lapu. Kasi to declare him a national hero for, ano, I think it's slightly still controversial. Although kailangan talagang kilalanin. Yung ano lang nga, yung pag-characterize yun as something like lumaban para sa bayan is inaccurate. Kasi ang magkalaban nga si Lapu-Lapu, and he was aligned with other datus, di ba? Tribal war. Si, no, it was tribal, tribal conflict talaga with Raja Humabon. So, ang problema is, dahil na-characterize na siya as a supposedly a patriotic against act against ano yon colonizers, aggressors, nanlulupig, ganyan. Ang tingin natin kay Lapu-Lapu is that he was fighting for ano against yun nga foreign invasion. Not necessarily. It was local politics at the time, but it does not take away the victory, di ba, from ano from Magallanes's men and Magallanes himself. By the way, dito nilibing si Magallanes. Well, meron siyang cruise daw. Isa ho yan sa mga tourist spots. Lahat ng kamag-anak ko nagbabalik bayan, nagpupunta sa Cebu, mga kapatid ko. May cross doon. Pupunta sa Cebu, tinitingnan yung The Cross of Magellan. Ano raw ba kwento dyan sa cross? Yan ho yung cross, inutos ni Magellan, itanim, i-erect doon sa island, sa Cebu. Large wooden cross yan. Pero yun kung cross nasa Cebu ngayon, hindi yan yung original na cross. Pero at yung ba yung exact spot, hindi ho sigurado. Walang ganong evidence, walang documents. But the fact is, nasa account ni Pigafetta yan. Sinabi ni Magellan, nagplant kayo ng cross dito. So yun ho yung kumbaga, inaalala lang natin na merong ganong act na ginawa si Magellan. Yan yung Cross of Magellan in Cebu. Yung pagtanim niya ng... That's a very historic, ano yan eh. May history ho yan. Yung, hindi inuwi yung body ni Magellan. Dito man nilibing. Hindi natin alam kung saan. We don't know where. Pero they left his body behind. Ibig sabihin dalit talaga yung tao niya sa kanya. Hindi nila ni-recover yung body. Nandun yun sa account ni Pigafetta. Parang ano, well, of course, mabait si Pigafetta. The chronicler, hindi niya aaminin yung... Hindi, tsaka siguro, hinahabol na sila eh. Nagmadali na sila pumunta sa mga barko nila eh. Maka iskelda na. Iskelda sila dahil yayarin sila lahat. Maisip pa nitong mga to na sugurin yung... Baka sunugin pa yung barko eh. Oo, di ba? Yan ho daw yung ano, sa tok-tok-tok daw ng isang hill, ni inutos na i-plant yung cross. It's a tourist attraction. Sa tuktok ng bundok. Para kitang-kita daw yung mga ibang islands. Kumbaga, ang ako, my personal, gusto nilang gawing marker yun. Pagbalik ninyo dito. Pagbalik natin, tumuntok kayo doon sa bundok na yun, makikita nyo yung islands na kung saan maraming ginto. At saka na-claim na. Indication ng claim nila. Yung cross. Pagpunta ka doon sa bundok, makikita mo yung island na maraming ginto. Yeah. Yun. Well, actually, di ba, later on, yung chismis na bumalik sa Spain is that napupulot lang ang ginto dito sa Pilipinas. Nasa river nga daw eh. Well, river. Totoo naman din. Kasi nga, ang daming ginto. At nuggets. At saka yung mga jewelry natin, kung titignan nyo yung exhibit dun sa Central Bank. Matitindi tayo. Yung ano, ginto. Yung gaplato, yung mga earrings, ginto yun. Buong buo.
Gaplato. Ni hindi platito, plato. Laki. There was already an industry. Meron na nga. Goldsmith. So, goldsmithing. Medyo controversial yung iba, like yung mga belts na ginto. Kinokontest pa ng ibang mga researchers yung na dito nang galing yan kasi masyadong Pino. Mm-hmm. Pero there's more than enough evidence of a thriving gold industry. Yun nga yung tinitrade natin. As far back, the evidence shows na the trade could have started as early as the 9th or 10th century. So even then, mataas na yung demand sa ginto. Siguro, ang isang dapat na gawin ngayon ng mga grupuhan, whether it is the Department of Tourism, National Museum, or whatever, is to have all of these markers work out. 500 years na. Parang ano lang. Since the arrival. Pero, yun na sa West. Pero as an Asian country, kailangan din naman malaman natin yung before the era before Spanish colonization. We know very little, di ba? Although ang daming effort sa akadim para panahon ni Imelda na alala ko yun. Pati nga yung Sultanate of Sulu, etc. Yun ang mga wine-work out no dati. Nawala lahat yun. Yung history. Yung mga efforts. Kapampangan na kingdom. Yun. Halimbawa yan. Alam mo, nag-trace niyan pa, is a Frenchman. Yung history ng Kapampangan na yun kingdom. Lang ano eh. Yung Frenchman. Yung collation ng ating baybayin, sorry. Mm. It was also done by a Frenchman. Kopya ang UST. Mas interesado nga yung mga yun kaysa sa atin pa eh. Kasi si Ambit ang inaasikaso yung mga pagkain eh. Ito yung pagkain ni Rizal bago siya namatay. Pinatay. Pero wala na tayong wala na tayong historian of doubt. Na yung nasa may sikat ngayon. Oo, kasi dati yung mga yan, si De Leon Magarello. Yan yun siya na Tato Constantino. May mga killing sila eh. Meron mga killing eh. Kaya ngayon, ang dapat mauso sa atin yung both accounts. Buong accounts lahat. Kahit pro or against or kung ano man. Dapat nandiyan yan, naka-record yan. Meron tayong isang vice consul, pangalan na Raisa Mabayo. Okay. Mukhang magaling siyang nasa Madrid, nasa embassy natin sa Madrid. Mm-hmm. Siya yung siya isa sa mga nag- You have to go back. Kung tungkol doon sa Spanish, Magellan, you have to go back to the original manuscript. Mm-hmm. Sinunod na ni Pigafetta. Pero yung pre-colonial theory, paano? Wala tayong records. You have to do archaeology work there. Kailangan tayo archaeological record, meron tayo. Dapat. So, okay. Halimbawa, yung plates, yung palang bronze yun, one of the oldest findings, yung bronze. It's may writing, at saka yun, copper. Yung copper plate. Laguna copper plate. May mga evidence ng utang. Yeah. So meron na tayong sophisticated financial system even at that time. Even the oldest baybayin record on paper that we have that's in the archives of the UST is listahan din ng utang. Hindi ito na, I promise. Promissory note. Hindi utang, actually. Utang. And it was a woman. Oh. It was made by a woman who was selling her property para ikasal yung anak niyang babae. We had a bride price kasi noon. Hanggang ngayon bride price. Hindi dowry. Babae nagbabayad. Tayo, lalaki nagbabayad. Bibilin mo yung babae? Bride price nga ang tawag. Dapat noon pala ako na. Mali ang era. Kaya mali yung term na dowry. Yung mga ang mono, etc. Yung petroglyphs. Ba't yung petroglyphs? Much older. Prehistoric pa yun. Kaya nga. Meron tayo. Even the term prehistoric, where does history begin. History supposedly begins when there's a written record. Pabalik yung written record namin. Kung i-consider natin yung na written record. Yung drawing yun drawing ng isang caveman. Ay, hunting petroglyphs. Hunting. As a Frenchian, among others. Pero yung sa petroglyphs. Meron pang
Yung the slip of pero alam mo, na. Nasisira na yun daw. Oo. Hindi binabantayan, walang... Hindi, may nababantayan. Hindi, ibig sabihin, merong walang sistema. It's deteriorating. Oo. Hindi naman sa wala rin sistema. Inaano na, it's under the jurisdiction of the National Museum, but there's really not enough money. Kailangan yung i-covera na siya eh. Pero we can't, it's outdoors. So, nalagyan mo nang sa malaking-malaking structure yun. But even then, you can't stop the stone from crumbling. Eventually, we can slow it down. Eh, thousands of years eh, na-preserve yan eh. Yeah, ngayon, ang problema pinuputahan natin lang ng tao, tsaka nasisira. Ang problema natin dyan, vandalism. Ayun. Ang daming vandalism doon. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 9:04 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang Karambola kasama pa rin Ting Pilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, sa Kapusikod, si Cruz Angelo. Okay, ano lang ha, warning lang for those, ano, maraming kumakalat online na pseudo-history dito tungkol sa Pilipinas in our ancient past. So to speak, unless may academic verification or may vetting yan or vetted na yung mga ganung teorya, at best they can be left as history. Pero do not expect me or us here to verify or to support these unverified claims. Okay? Ano pa muna tayo? Sinasubject yan to academic ano vetting or testing. Kaya nga yung mga research ng government for any topic, it's difficult pagka magbibigay ka ng grant halimbawa, pero hindi yan dadating dun sa point na merong yung parang thesis defense. Kung walang ganon, tapos walang, hindi available yung research to everybody else so that they can be subjected to vetting of the information, then it's very difficult to do it that way through government grants. Second, hindi namin, ako ha, hindi ko sinusuportahan ang Department of Culture na buti na lang is dead in the water. Kasi nagkakaroon na, nahahaluan, na sobrang politicking na. For instance, magiging head ng isang Department of Culture will be a cabinet member to be appointed by the president. And that will be purely on the basis of the trust and confidence of the president. Na okay lang kung si Pangulong Duterte forever. Eh kung maladuki pa yun na-appoint, exactly. Patay ka na. Diba? So, and sana, that's regardless. Sana kung malaroki lang. Oo, at saka regardless of capability, academic background, and so on. So, lalaganap lalong-lalo yung mga fake at saka hype hypothetical or super duper theoretical no basis whatsoever na history na lumalaganap. Yung iba naman, ang pinupush natin talaga is for more history to be taught in grade school and high school. And all the way up to college. Kasi paano mo nga naman mamahalin yung bayan mo kung hindi mo kilala. Diba? Madali. Oh, sige, madali nga. Lang paano, paano? Sabi ni Dar. Patriotism. Ang kailangan daw para ma-solve yung problema sa ASF. Patriotism. Pagmamahal sa... Mukhang ma-approve na yung ano niya. Yung kanyang... yung kanyang pagbagsak ng duty. Papayagan daw? Mukha. Mukhang. Sa Senado, mukhang... ano na. Mukhang umaandar na. Yan, makatakot yan. Oh, pero ano ah, in the middle of such the discussion, sinabi ni Senator Lacson na meron daw siyang information about a 6 billion peso tongpats anomaly. Tungkol sa pork importation. Sa pork importation. May anomaly raw diyan. Ang nag-file ho ng resolution, si Ping ba? Si Ping nga ba? Inquire into the pork importation program. Good. Ano rin naman pala. Napansin din napansin naman pala. Din, finally, din. Itong ano, importation. Ang binakap nila state of national emergency. Because of the African swine fever. Okay?
Pero yung proposal na ibagsak ang tariff, at saka taasan ang minimum access volume, rejected. Good. Ay. Pero mukhang yung tariff ipapasa yan pag nag-recess. Kailan ba marinig? Executive order. March 23 ba? Ano? March? Basta ito. 17. Hindi, mag-re-recess 26. Ah, March 20. 26 or 29. Kaya mag-re-recess na ho ang Congress eh. Habang naka-recess ang Congress, ang balita, tsaka ipapasok yung tariff. Okay. Ayan. Despite the sentiment expressed by the Senate, na wag payagan yun pagbagsak ng tariff. Ano yung anomal yung sinasabi niya, parin Jonathan? Mayroon daw, sabi niya, katakot-takot na tong match, tong patch in so far as permitting and other activities are concerned in, for the pork importation. Yan ang sinasabi ni Senator Lac. Wala pang details? Wala pa siyang details. Ang sinasabi lang niya, merong 6 billion racket in pork imports. Yan. Resolution, dalawang resolution kasi yan eh. Senate Resolution 676 at saka Senate Resolution 684. Okay. Yung ang mga nagrekomenda dyan, Villar, Senator Amy Marcos, ang hinihingi nila i-reject ng presidente yung lower tariffs. Okay. Kasi nga ang lumabas na balita sa Malacañang natitirahin. Oo. Yung ano, kasi nagrekomenda yung cabinet and tariff commission na ibigay na yan. Yan. Kaya nag-resolution sila asking the president to reject that. Well, yung tongpat system. Lahat daw ng meat importation, ang laki ng kickback. At ang usapan dyan, hindi per shipment, kundi per kilo. Wow! Parang natitinda sa palengke, ha? Per kilo. Ay, parang nagtitinda na talaga sila. Hindi lang per shipment, ha? Per kilo. For every kilo of pork, imported pork, certain highly placed official, 5 to 7 pesos per kilo wow. of imported meat. Okay. At 400,000 metric tons. Magkano yun, Jonah? 6 billion. Na? 6 billion. Ang tongpats? Tongpats. Tongpats pa lang, 6 billion na. 400,000, 5 to 7 pesos per kilo. Per kilo. Na-compute mo na, 6 billion? Yun ang sabi ni Senator Lacson. Hindi, raro man ito, Senator Lacson. No? Ba't mo kinukompute yan? Bakit naman? Tsaka bakit 4 kilo? Parang ano na eh. Iba ng klaseng operasyon ito. Ngayon daw, yung 5 to 7 na yan, maaring tumaas pa yan. Kasi nga, may kasama ng pagbagsak ng tariff. Di ba? Iba pa yun. Kaya, ganun na yun eh. Kasi dati, ang tongpats, based on a tariff of 35%. Ngayon, nilakad namin na ang tariff nyo, 5%. Alam nga naman, 5 pesos lang ang wala yan. Taga per kilo. Bakit ganun lang ang taga namin, 5 pesos? Baka tumaas daw yan hanggang 10 to 15 pesos per kilo ang tongpats. Kaya pala pinagpipilitan. Kaya ang tindi ng ano, ang tindi ng banat. Pinagpipilitan na ibaba ang tariff. Okay. Ibaba ang tariff, itaas ang minimum access volume. Kaya dalawa yan. So pati daw ho yung Presidential Anti-Corruption Commission, hinihinga nila ng tulong. Okay. Motu proprio. Ano ba ibig sabihin ng motu proprio? Even without anything. Anong on their own? Voluntary? Sila na lang, maski wala nagre-reklamo. Yes. So, walang nagre-reklamo, kayo na lang, mag-imbestigahan nyo daw yung tongpats na yan. Yun ang sinasabi ng Senado. Ayan.
Maliit lang naman pala eh. 5 to 7 pesos per kilo. Per kilo. Sa volume pa lang yun. Wala pa yung babaan ng tarif. Yun sa present system. Ah. Pag binabaan ng tarif, tataas pa daw yan from 10 to 15. Iba pa yun. Another tongpats yun. Magaling ho yan. Eh kaya nga, pare, ang sagot nila kung bakit kailangan ibaba ang tarif, kasi raw, ini-smuggle lang eh. Pag mataas ang tarif to 35, i-smuggle na lang nila. Import. So ang solusyon, babaan mo na yung pero tarif. Legal na smuggling yun. Kasi, may permit ka to import from agriculture. Pagdating dito, pagdating sa customs, magpapalusot ka na lang. Yun yung smuggling noon. Hindi smuggling ho yun na outright na walang permit. May permit. Legalized smuggling. Parang yun sa Subic Coastal. Legalized smuggling. Ang tawag doon, undervaluation. Undervaluation. Pagdating dyan sa ano, mayroon kang permit, papasok ka, i-undervalue mo yung pinasok mo na item. Dyan naman sa ano, PESA registered enterprises, iba naman yun. Hindi undervaluation yun. Ano yun? Tax avoidance. Yeah. Pero yun daw, ang sabi naman ng meat... Abusado yung tax avoidance. Ang sabi naman ng Meat Importers and Traders Association, Anita, yan daw yung importation na yan, established na yan. And very transparent. And very equitable. Yan ang sabi. Ito yung naglalabi. Yung Mita. For your information, ito yung grupo naglalabi na ibagsak ang tarif. Okay. Taasan ang volume. Taasan ang volume, bagsak ang tarif. Grabe, tiba-tiba sila. They're getting almost everything. It's like a... Kasi daw ho, paano naman? Everything they want. Yung sistema daw na yan, 1996 pa yan. So, 21 years na siya. So established na daw talaga yan at wala daw controversies. Paano mo masasabi? Una-una, it should not even paano mo masasabi ni Kalokohan dyan, Senator Lacson? Since 1996 yan hindi naman nabubusalan. Wala ang controversies yan. Eh kasi nga galing niyo magbayad. Yun ang argument na ng MITA. Tagal-tagal na yan eh, since 1996 pa yan eh. Tapos sasabihin mo, merong kalokohan, 21 years na yan. Parang yan yung ano, parang ganyan din yung argument ni Teddy. Ni Teddy, kasi nyo. Tagal na binabanggit mo pa yan. Binabanggit mo pa yan. Ayaw na yan. For historical reference. When it works. Sa Makatwid nga, mga 100 companies yung nag-i-import na niyan. Eligible. 100 lang kayo? 100 lang kayo? Di pasasa kayo? 400,000 metric tons? 400,000 metric tons? Bababaan ang tarif? Can you imagine, ngayon pa lang, kumikita na sila, laki na ng kita nila. At 35 at 40%. At 40 and 35. Ayun ang sinasabi ni Amy Marcos. Ba't may bababa ang tarif? Eh, kumikita na kayo. Ano na kayo? Taban-taba, tumataba na kayo sa tarif pa lang ngayon. Tataba nyo na. Grabe na sila sa kolesterol. Baka mamaya kayo na ang injectionan ng ASF vaccine. Ngayon daw, ang sistema daw dyan, sabi ng MITA, hindi ka pwede magkaroon ng MAB kung masama ang performance mo doon sa MAB before. Eh, paano ka makakapasok? So, exclusive club kayo. Ibig sabihin, kung dati ka na importer, pasok ka dito. Class legislation. Hindi ba? Ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-import, mahihirap ka makapasok. Kasi based on your previous performance. Exclusive club to. Okay. Pag daw tinamaan mo yung target mo, yung
magkakaroon ka ng additional allocation. Yung mga additional allocation na ganyan, quota, dyan ho kumikita. Mabuti naman nabanggit ni Lacson niya. Pero ako, dinig ko, hindi lang 5 piso eh. Mas? Ano na? To 7 pesos. Yung information ni Lacson, medyo sobrang kaibigan niya. Oo. Maliit yun. Maliit yun. Actually, ang dapat na gamin ng ano, Department of Agriculture, total, ganyan na rin lang naman ang sistema nila. Ilista nila lahat. Sino-sino ba ang yung, kumuha? Ang mga mayroong permits. Kinabang na allocation. Anong classification ng mga ito? Ito bang mga kumuha ng permits na ito hanggang papel lang sila o meron din silang facility? Wala kasi, hindi sinasabi yan. Yan, hindi nila top sinasabi. Top secret yan. Para bang yung ano daw, announcement ng DOJ. Oy, ayos na, Manila Water. Magkakapirmahan na ng bagong kontrata. Okay. Yun ang announcement ng DOJ. Without the, ano? Magkakapirmahan ng bagong kontrata, wow! Kasilip naman. Ano bang alalaman niya kontrata? Maka-secret din, katulad nung nangyari noon, na sinikreto nila yung kontrata. Noon? Noon, di ba? Kung hindi dahil kay sino ba yung pinabi? Hindi naman sikreto yun. Ano ang gumawa ng kontrata noon, yung Manila Water. Okay yan ha. Tapos so, pinagmahal lang nila ng NWSS. So, di naging state secret so, yan. Hindi agent secret sila. Oh. Agent sila eh. Agent sila. So, state secret siya. Eh kung hindi nga nilabas noon. Imagine kung sino abogado pa yung gumawa eh. Ah, crap. Kung sino law firm pa yung gumawa nung nagsulat ng kontrata. Hindi naman chismis yung kung sinong law firm yun. Nakalagay yun dun sa... may history yan na sinabit sa UN. Ah, ganun. So, available online. So, sila tumat. Tsaka wala ka. May narinig ka bang dinideny nila? Wala. Ano yan? Kaya pinagtatanggol ni Drillo niya ang kontrata na yan. Coincidence lang naman na taga-Accra siya eh. Ano? Hindi naman daw sila directly. Ano? They were commissioned by ADB. ADB? Accra was commissioned by ADB yes. To assist. To assist. So, okay. As is, pinirmahan. Siyempre, laki na kinita ng law firm. Diba? Laki na kinita. Mas malaking kinita ng mga... water companies. Hanggang ngayon. More than 100 billion na nga yung profit eh. Kaya naman. Parang yan, ano yan, parang Conrad. Kung titignan mo ngayon, if I am a GSIS member, I will have to ask the GSIS management and board, ano yung kontrata ninyo dito sa Philippine Coastal? Ano ba yan? Please let me know because I am a member. Yung kumikita na pala ito dati. Eh bakit nyo? Bakit nyo? Ba't nyo pinagbili? Ayun. Ba't nyo binenta? Ayan. Bakit nyo binenta ang isang kumikita ng bilyon-bilyon piso? Okay. Kasi po, export-oriented firm, Philippine Coastal, Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation, yan ho yung depot ng fuel binili ni Manny Pangilinan at saka ng Keppel. Okay. Binili nila from GSIS. Ngayon, ano ang attraction niya kumpanya na yan? Registered dyan sa Subic SBMA, Subic Bay Freeport. Okay. Bilang registered, tax exempt ho yan. Ito yung tanong dyan. Kung tax exempt dyan, ang policy ng gobyerno, kailangan nagsiservice ka ng mga export-oriented firms. Okay? Pero ni isang investigasyon, wala hong ginawa ang DOF at saka BOC, Bureau of Customs. Kung totoo nga ba ang bumibili ng fuel dyan sa terminal na yan, sa depot na yan, mga export-oriented enterprises. So, ibig sabihin, kailangan magbayad ka ng tax. Ganito ko kinumpute. Ang tax ng, claim ng kampanya ni Manny Pangilinan, they account for 36% of the domestic market.
Ano, gaano kalaki yung domestic market natin? Mm. Ang computation ko, nasa 30 billion liters. A year. Okay. Ang ibig sabihin ho nung, nung 36% ng 30 billion liters a year. Okay. Mga 11 to 12 billion liters. Mm. Ang market nitong Subic Bay ni Manny Pangilinan. Nitong Subic Company ni Manny Pangilinan. Ngayon, magkano ho ang tax? 6 pesos per liter. Okay. Excise tax pa lang yon. Wala pa yung VAT, wala pa yung kung ano-anong tax. Excise tax, 6 pesos per liter. Ngayon, kung 11 billion per liters a year, times 6 pesos, dapat ang binabayaran nilang excise tax pa rin, eh, aabot sa 66 billion pesos. Okay? Magkano ang total collection ng Bureau ng Department of Finance ng excise tax? 130 billion. Sa kalahati. Mahigit sa kalahati sila nagbabayad? Really? So lahat yung mga ano, walang excise tax? Everybody else nakakalibre sa excise tax sila lang nagbabayad. Ibig sabihin ko rito, malamang hindi nagbabayad ng excise tax. And therefore, they're violating their Subic, ano, their contract with Subic Bay. Metropolitan Authority. Yan po yung Freeport ng Subic. May narinig ba tayo investigasyon ng DOF? Wala. Ng Bureau of Customs. Wala po tayo naririnig yan. So dapat headline din yun. DOF does not investigate. DOF, no investigation. One sentence lang ang kanilang ano yan, justification. We were selling to Hanjin. Hanjin? Eh, nagsara na. Ayun. Paano yun? Paano yun? Ah, nagsara na ba? Okay. Pero ako mang gusto ko sitahin dito ang GSIS. Okay. Nandadaya yung negosyo nyo, dinadaya ang gobyerno, at pumayag ka. Tapos ngayon? Hindi ba? Since 2020, kailan ba nila binili? 2014. Tapos ngayon eh. Tapos kung kumikita ka, wala kang kibo. Oo. Diba? Dapat yan eh, binuko mo. Tapos in-extend mo pa ngayon. So parang ano na rin, parang ano ba yan? Silent co-conspirator ka. Sino? Yung mga nakakaalam, pero they don't do anything about it. Mabuti nga kung GSIS ang diba pumita dyan, baka Macquarie. Hindi eh. Macquarie, Australian company. Papayagan ba natin kumite ang Macquarie? O tingnan mo kung anong nangyari doon sa Macquarie funded by GSIS. Magkano hati ng GSIS, magkano Macquarie? Oo. Magkano binayad ng GSIS for this? So may mga ibang negosyo pa yung joint venture. Hindi lang itong fuel depot. Meron solar. May solar. Dalawang solar. Tapos merong wala yon pare, hindi ko makita yon. Ang solar palugi. Meron silang ano? Eh kasi halos monopoly. Meron silang meron din yung ano, yung monopoly nga. Meron din yung nag-ano din sa LRT. By the way, LRTA, pero 10% lang sila roon. Tapos meron LRT din yung coal plant sa Lanao del Norte, Oswagan. Alam yan. Hindi mga yun, balatan sa... balatan nyo nun sa board sa GSIS. Ayun ba yan? Pinakialaman mo kasi. Bakit ganito to? Yan tuloy. Yun na nga, bakit ganito? Bakit ganyan yan? Nagbabalik ang karambola. Oras natin, 9:33 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola, kasama ko rin sa Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Pixie Cruz Angelo. Meron lang ako isang request na lang pahabol dito sa Philippine Coastal ano to, Storage and Pipeline Corporation ni Manny Pangilinan. Pwede po ba sana ang GSIS, SBMA at saka Bureau of Customs
I-report nila yung historical importation. Mm. Magmula nung binili ng GSIS yan, 2014, hanggang binenta nila nitong January, kung magkano ang binayad nilang taxes doon sa inilabas na fuel at nilagay nila sa domestic market, hindi ginamit sa loob ng Subic Economic Zone. Hanap po kasi ako ng hanap ng figure na yan, hindi ko mahanap eh. Okay. Hindi raw available yan. Pumunta ka sa SBMA, pumunta ka sa GSIS, pumunta ka sa Bureau of Customs. Walang available yan kung magkano ang taxes. Mm-hmm. Pwede ho ba i-report nila? Mm-hmm. Kung paanong, o kaya baka pwede si Manny Pangilinan na mismo mag-report kung magkano yung taxes na binayaran. Aray ko. Dito? Dahil wala akong tigil ang pagtanggol ng Department of Finance eh. Dito sa deal na to eh. Mm-hmm. Okay? Para malinaw lang. Okay, ano ba ngayon ang estado sa stage 3 ng Skyway? Skyway. Sarado. Sinarado. Ngayon, there was an announcement made by, I understand, SMC. Sinasabi na dinirect sila ng TRB na magsara. Until, bakit daw? Bakit daw? Until mabuksan daw lahat ng ramps. So, ginagawa pa yung mga ramps. Pinasara daw sila according to them. Ngayon, naglabas ng announcement ang Toll Regulatory Board saying wala daw silang ini-issue na direct. Ibig sabihin, nag-aaway ang SMC at saka TRB. Meron ho kasing bali-balita dyan. Ayaw daw pa yung pumayag ang TRB na matuloy na yung pagsingil ng toll hanggat hindi bukas lahat ng ramp. Okay. Ano ba kayo, free ngayon? Pero pwede rin pumayag. Pwede rin pumayag habang ginagawa yung ramp, maningilan ng toll doon sa mga bukas na ramp. Ulit? Paano yan? Kasi may mga ramp na sarado pa eh. Okay. Doon sa bukas na ramp, maglalagay ka ng toll. Okay. Pwede ka na maglagay dapat doon. Yes. Kasi ginamit na eh. Ayaw daw ng TRB. Tapos na yun. Pero pwede. Maglagay sila ng toll. Depende sa anong usapan. Mabubuting usapan. Tapos na yung free. Tapos na yung free, pwede na maningil dapat. Pwede nang maningil. Yun yung original na... Pwede ka lang maningil kung maganda rin ang usapan yun. Pero ang balita, nag-usap na raw si Tugade at saka si Ramon Ang ngayong umaga kung anong gagawin dyan sa TRB. Ang problema... Binabakbakan na ngayon ang San ng Miguel. TRB. San Miguel. TRB bumabalat. Okay. Sa San Miguel. Kasi nasabi, wala silang ganyan na... Na directive. Parang pinalalabas wala nila. Wala silang directive na... Arbitrarily, ganyan. Nagsara ang SMC. Hindi. Ng Skyway. Well, siguro walang formal. Okay. Siguro walang formal. Pero sa meeting, yun nasabi nila. Hindi namin kayo papayagan mag-operate. Ang weird nga ng announcement din ng TRB eh. Wala silang directive. But at the same time, hindi naman nila bakit hindi nila utusan magbukas? Oo, bakit wala kung wala ganun? Kayong directive wala na magsara. Wala directive na magsara. E di utusan nyo ngayon SMC, na magbukas. Magbukas kayo. Wala kaming directive ang ganyan. Pero they just said na hindi sila ang nag-issue ng directive. Yun na nga yun. So denial. Pero maling denial. May authority kayo over SMC. That's your area. Toll yan eh. Di utusan mo, magbukas kayo. Di nyo pa yung pwede. Ba't kayo nagsasara? Ano yung ginagawa nyo? Eh dati may open yan. Ang sinabi lang nila, wala kaming directive, pero payag kaming isara. There's a difference, di ba? Sinabi ba nila payag nilang... Hindi, pag sinabi mo, hindi namin directive yan. Pero ba't wala kayong ginawa? Bakit sarado? Dapat, utusan yung buksan. Ito yung announcement nila. The Toll Regulatory Board did not issue a decision or directive ordering the indefinite closure of Skyway Stage 3. TRD's position is to keep Skyway Stage 3 open for the benefit of motorists.
their position. Pero, yun nga, wala nga direktiba. Hindi nila sinasabi, SMC, magbukas kayo. Bakit nga? Eh, obligation nila yun ah. Utusan mo magbukas. Pero so, hindi, nag-usap na rin si Archa. So, ang pinapalabas nila, SMC and its own, Arbitrarily, close the announcement. So wala kami power dyan. Kasi sinabi talaga, dun sa announcement ng SMC, we have no choice but to comply. Yan yung nakalagay dun sa ano. Yan, no? Apologies for the inconvenience and SMC infrastructure has no choice but to comply. Yan, no? Ngayon, nasagot ng TRB, wala naman kami. Hindi, bakit ganun? Bakit kailangan bukas muna yung ibang ramps? Para maningil ng tol. So, baka yung usapan was about the ano. Kasi yung sinasabi lang ng TRB is their position was to keep Stage 3 open for the benefit of motorists. It's only their position as if wala silang power for the benefit of motorists for free. Hindi, walang nakalagay din. Di ang labo ng announcement nila. Anong klase announcement they yun? It did not clarify anything. They could have verily. Ang pinag-uusapan nung rito yung tol. May issue na yan. Mm-hmm. TRB and San Miguel. Ang issue, tapos na yung free. Gusto ng San Miguel mag-collect. Maningil ng toll. Kasi yan ang usapan. Yes. Kasi kailangan nilang kumita para mabayaran nila yung katakot-takot na utang na ginastos nila para dyan. Okay? Okay ang toll dun sa mga open na ang ramp. Yun ang sinasabi ng San Miguel. Bakit hindi kami pwede maningil? Hindi na pwede maningil. Hanggat hindi lahat. Hindi bukas lahat. Lahat. So yun ang issue. Malabang sa contract ba yun? Wala nga eh. Ay, okay. The discretion na lang ng TRB yun. Pero pag may mga ganyan discretion, kinakabahan ako dyan. Meron, tinatawag kasi ng grave abuse of discretion. Meron nang kinakabahan. No, kasi if it's a new rule, diba, and it affects the rights of a party that is ano part of the contract. Kasi wala namang rules covering when or when not to open eh. When the ramps are all okay, tsaka na kayo pwede magbukas and everything. Walang ganun rules. The contract is pagka-completed yung project. So as a matter of parang ano, for the public, for the benefit of the public, may libre ng SMC yung 1 month nga. Hindi, actually yung... With the understanding, yung paglibre na yun, trial period yun, lahat ng tollway, merong ganong period. Lahat sila, kasi lahat ng kinks makikita mo dyan eh. I-check mo parang, ano, parang operationally makikita mo. Makikita mo lahat. Okay. Parang lagi. Test run. Okay. Maski trend, ganyan. Test run, may test run talaga. That test run has already expired, tapos na. Pwede na dapat maningil. Kasi may mga ramps na open eh. Kasi usually yan, pagka yung contract is on that, upon completion of the project, discretion na nung naghahawak ng project. TRB? When to, hindi. Ang TRB is regulatory. So if you're going to institute a new rule that's not in the contract, kailangan mutually agreed upon. It's part of, it's like you're entering into a novation of the contract. But then again, if you're San Miguel, kung wala kang go signal ng TRB to collect toll, you're at the mercy of TRB. Diba? Kasi actually, yung power ng TRB, it's so huge. Pwede nila sabihin, hindi ka pwede mangolekta ng toll. At saka pag nakolekta ka, na wala silang sinabi, pwede ka nila sakan. Ganun. Nag-olekta ka, hindi ka nagsasabi sa amin. Pero hindi eh, that's a toll road. From the start, alam natin, toll road dyan. At magbabayad ka pag dumaan ka dyan. Correct. So, ito yung masakit. Nararanasan na yung benefits ng Skyway Free. Tapos nasaran. Diba? So, paano naman, ang caught in the struggle are the motorists. Hindi, ito nga yun eh. Nung bang mga dati, na yung mga nagbubukas na toll roads. Ang naging historical record ba dyan eh, pag open na yung isang ramp, eh pwede kang maningil, maski na yung mga ibang ramps, eh hindi pa. Teka ba, ito example ko. Example. Ginagawa yung SLEX. Yes. Ginagawa yung SLEX noon. Alabang. And, sinara yung Alabang.
Di ba? Sinaraya na bang? Di ka makakadaan dyan. Buong X-legs, di ka na pwede mong elekta? Hmm. Pwede. Bukas nun eh. Di ba? Kasi ginagamit mo at nakakalabas ka naman. Nakakapasok ka at nakakalabas doon ka. Doon sa mong gusto magpunta. Pero sarado yung alabang. Hmm. Ayan. Yan ang... Example yan. Ang example. Pwede naman yan noon. Ba't ngayon hindi pwede? Tanda. Di ba ang paramount interest dito is the motorists, safety and convenience. Alam mo yung public, kahit limandaan niya, magbabaya dyan basta because of traffic. Ang mabigat dyan ang mabigat dyan, mabigat dyan, nakapasok ka. Tapos bigla siya, hindi ka pwede lumabas. Nando ka lang sa loob. Nando ka sa loob. Diyan ka ba? Oh, diyan ka. Diyan ka mag, diyan ka mag Holy Week. Oh, hindi. Very basic yan eh. Kung open na yung ramp, ba't hindi pwede maningil? Open na eh. Ginamit mo na eh. Eh, paano naman ako? Bakit meron ka mang ramp? Yung papuntang ramp sa akin eh. Hindi pa. Yung ramp na papunta sa akin eh. Ikaw naman eh. Gagalit si Lolo Art niya. Sige kayo. Kung merong braking, di yata matutuloy yung pagsara. Pinabukas na ni... No. Nag-uusap na eh. Tsaka libre. Mm-hmm. So, in-extend yung, yung free. Nag-uusap na nga sila ni Lolo na ni Art. So, Lolo Art will take care of it. What would we do without him? Oh my gosh. Huh? What? Hindi, sabi ni Panelo, shape up or ship out. Ayaw din ni Grace po sa kanya. Para sa akin, hallmarks yan of how good a government official is. Pag ayaw na ni Panelo. Senator Grace. Grace po. It's not that I don't like shape Senator up Grace. Or ship She's a out, nice eh. person. Nagalit kay Tugadit. Ano yung ginagawa mo? Si Why are you letting these things open? For free. Seryoso, what would we do without him? Hirap talaga. Tapos siya lang ang hindi nag-express ng desire to run as senator. Huh? Yeah. Bakit meron na ba nag-e-express? Nagpo-push-ups na si Spox Panela. 41? Kaya mo yun? To be fair, 41 is impressive. Tsaka nag-ano na. Maski yun nung bata ako, hindi ko kayang 41. Ganun? Na isang... Mahirap. Of course, considering that you have to carry a lot of weight. I was an athlete. I was even an athlete. Pero hindi ko kayang 41. Spox Panela is carrying a lot. Baka naman na tumatalon yung bilang, no? 1, 5, 10. Hindi naman. Thank you, Lolo Art. Tsaka ginalingan talaga ni Art, sabi niya, yung mga transport operator, seryosohin niya yung disinfection. Speaking of such thing. Serious dapat daw. Taxi, jeep, lagi may disinfection yan. Speaking double check ko yung sinasabi ha, pero yan. Speaking of art. Yes, go and down. LTFRB. Mm. Pwede ba? Huwag niyo na munang i-insist lalo na LTFRB. Mm. Yung tungkol dun sa isa lang, yung PITX at saka yung sa Bukawi, na lahat ng mga provincial doon muna pupunta lahat. Tapos doon kayo makikita. Tapos meron din naghihintay doon na Metro bus papuntang Manila. Gaano kalaki yung station na yun? Para isipin mo lang, ilang libong truck, ilang libong bus. Ang pupunta doon, magkikita-kita kayo lahat doon. Tapos nilipat kayo ng bus ng Metro bus. May daladala kang bagahe, wala ka namang vaccination, whatever. Saka anong klaseng time and motion yun? Yun. Sa ilang libong truck ang bus ang dapat mong Di ba this is the previous admin? Tinapos na lang dito sa Hindi nga, binaril na yan. Binaril na yan. Na yan. Because it's stupid. Sa mga urban planners. What kind of planning hindi is that? Hindi ka dapat nag-aalaw na magkakongregate ang maraming tao in one place. That's a terrorist's dream come true. Tapos wala ka namang connectivity. Basta ng mga roads mo galing doon. Katakot-takot na traffic yan. Traffic, infection, lahat ang solution ng solution nila para mawala yung mga istasyon ng provincial bus sa EDSA. Di tanggalin nyo dyan, sabihin nyo doon kayo sa anak ng wedding.
Hindi raw kailangan pumasok ng Metro Manila, ang provincial buses. So doon kayo? So doon lang kayo, doon kayo, bahala kayo doon. Bahala kayo. So maglalakad tayo papasok. Alam nyo ilan ng, ano, 10,000 provincial buses. Oo. O sige nga. Why did we allow so many? Yung na nga yung franchise system ng LDR franchise, eh. Bigay ng bigay. Eh, tingnan mo nga ang EDSA, ilan ang franchises ng EDSA. Yun na nga. Ay, may gitsandaan. Ano ko, it's like 200 plus. Sabi daw nung ano eh, yung supplier ng bus. Hmm. So we can just talk to the bus companies. Hmm. Oh yeah, you talk to more than 100. 200? Why so many? Sa New York, isa lang ang bus company. Correct. Well, yeah. Government lang ang may-ari. Yes, all the, no, except for eh, umiikot yun. Ganda nun. Ah, ganda nun. No. Port of New York and New Jersey. New Jersey. Lahat yun. Basta within the city, trains, buses. Oh. Ayan mga ganyan. Yung mga mass transport exclusive to the government. Ano na lang pwede. Yung mga ferries, mga ganyan. Pwede rin. So, bakit tayo uli nag-privatize? Hindi ko na maalala who's bright. Meron daw kasi nakita tong si Lolo Art. Yung Metro MRT, nakita niya yung video, yung staff na naglilinis. Mm-hmm. Eh, pawarte-warte lang daw. Parang naglalaro lang. Nakita niya yung video. Oh no, ang sabi niya. Kaya nagalit. Seryosohin niya pag disinfection. Bilis-bilis daw, playfully lang. Gumaganong-ganong. Proforma. Yan. Verify ko yung ano ah, yung sa SMC at saka yung sinabi yung that they're going to remain open. Pero yun yung latest na nakita ko. Ayun ba? Ang sabi? Yeah. Wala pang announcement ah. Wala pang announcement. Tingnan lang natin yan. Isa pang mag-verify ni Trixie. Yeah, ano ko. I-announce ko dun sa Luminous kung sakaling sa mga susunod ng programa rito, malalaman. Pero natin. As far as we know, yes, nakikialam na si Lolo Art dito. He's going to do something about it. Parang ganun, Lolo Art to the rescue. Uh-huh. Always. Yung manuman, kailangan pa yung secretary. Well, di ba? Di ba? Di ba? Mga ganyan ba naman? TRB naman? Mm-hmm. Kesa naman, bakit? Nasanay tayo kasi sa standard ni Duque. Kaya nagmumukhang Superman si Lolo Art. Kasi wala namang ganun ka. Nasa level yung mga expectations natin nasa level ni Duque. Pero si mga achievements sa DOTR nasa level ni Lolo Art. Ayun. Eh pero shape up or shape out. Or shape out daw sabi ni Panelo. Baka may nag-uusapan niya doon yung number of posts. Shape up. Hindi ka, hindi mo kaya 41 push-ups. Huwag kang tumakbo na siya na doon. Huwag kang, umalis ka na dyan. Sabi niya ito gadi, umalis ka na dyan. Grabe. Okay. Kahit anong gawin ninyo, the ano achievements speak for themselves. Diba? Ano ba nangyayari dyan sa, by the way, PDP? Sansan? Sa PDP. bakit sila nag-aaway? Hindi ko maintindihan. Aggressive kasi yung mga PR yata ni ang balita sa loob is aggressive masyado yung PR ni Kamao? Senator Kamao. Manny. It doesn't even reflect his personality di ba? Napaka-humble yan humble. Pero yung mga kasi, his PR, tsaka yung mga ibang tao. Pinalalabas na siga siya. Well, marami sa kanila galit doon sa administrasyon at tsaka sa lahat ng associated with them. Nagre-reflect doon sa mga salita nila. And then, unfortunately, pati kay Senator Manny. May divisions within the leadership of the PDP, yes. So, nakikita na natin, those who are, bakit pa nila ginawang, party president si... Presidente nga si Manny, Senator Pacquiao. Acting president. Acting pa lang siya, hindi pa ito ng ano. So... hindi rin ako sure kung alam nila yung rules sa party politics. Kasi nga, diba, when a proposal is made, the plenary still has to vote on it for it to become policy. Mm-hmm. Huwag kayong magagalit. Ang usapan ho kasi dito, ang PDP, mukhang itinutulak na komandidato raw pagka-vice presidente, ang ating presidente. Yan.
Some chapters. So proposal nila yun. Ang sinasabi ni Manny Pacquiao, si Cusi yun. Yes. Si Cusi ho, na Secretary of Energy, eh Vice Chairman ng PDP. Nag-react ang kampo ni Pacquiao sa sinasabing Vice President si Duterte. Sinasabi nila, galing kay Cusi yan. At mukhang kalokohan yung proposal. More on this tomorrow. Maraming salamat sa pagsubaybay sa karamadan itong araw na ito. Ang tabayan ng susunod na programa. Salvation Lubos. With Mr. Vic De Leon Lima. Usiyon Tambayan later with Attorney Awesome Ahmed Paginawan and Attorney Glenn Chong. See you then. Ako po si Pixie Gusa. Ang ganda. Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.